Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napakalakas ng preno ni Jackson na may biglang sumulpot sa harap ng sasakyan niya. Saka bumangga ito sa hood. Shit, ano yun? May tinamaan ba talaga ako? Mabilis niyang kinuha ang kanyang barel bago lumabas ng sasakyan. Mahirap na. Baka may nagtitrip sa kanya at balak siyang gawa ng masama. Dahan-dahan siyang lumapit sa harapan at mariiniyang pinakatitigan ang babaeng nakahandusay sa harapan ng kanyang kotse. Ibinulsa niya ang kanyang baril at mas nilapitan pa niya ito. Alam niyang hindi niya ito nasagasaan. Iniangat niya ang babae at pinulsahan ito. Humihinga pa ito. Hindi niya gaanong makita ang mukha nito dahil pinatay niya ang ilaw ng kanyang kotse. At tanging ang dilim sa paligid lang ang nangingibabaw sa lugar sa mga sandaling iyon. Ito ba talaga ang nakuha niya sa pagdalo sa wedding reception ni Louis dito sa Batangas? Kung nakinig lang sana siya kay Louis na hindi umuwi ng gabi ngayon, ay hindi mangyayari sa kanya yon. Hindi naman siya ganoon kalasing, pero babae pa rin ang natamaan niya. Ang alam lang niya ay 10 quarters na ng gabi. Nagtaka siya kung saan ang galing ang babae. Malawak ang lugar at walang mga bahay. Ang tanging nakikita niya sa paligid niya ay ang mga bungkos na mga puno na parang nagdadasal. Ang tanong ano ang ginagawa ng babaeng iyon sa gitna ng kalsada. Are you alright? Aniya at tinapik nito ang balikat. Umungol ito pero hindi malang ito natinag. Maya-maya nakarinig siya ng sasakyan papalapit sa kinaroroonan niya. Ayaw niyang magkaroon ng isyo. Kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na binuhat ang babae at inilagay sa backseat. Mabilis siyang pumasok sa sasakyan at pinaandar ito. Akin ka lang. Huwag! Nakikiusap ako. Huwag mong gawin sa akin to. Aniya habang pilit na kumakawala sa yakap ni Ramon. Hinding-hindi mo ako matatakasan. Huwag maawa ka. Huwag! Mga yugyug sa balikat ang nagpagising kay Eunice mula sa bangungot na iyon. You're finally awake. Anang isang baritono na boses sa kanyang tabi. Bagamat malabo pa rin ang kanyang paningin, sinisikap niyang makita ang taong iyon kung sino siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ito sa wakas. Ramon? Malakas na bigkas niya rito. Bumalikwas siya at pilit na isiniksik ang sarili sa gilid ng kama. Makalayo lamang dito. Ang buong akala niya, nakaligtas na siya, pero hindi pa pala. Nananaginip ka pa rin ba? Tanong nito at marahang tumayo mula sa pagkakaupo nito at mas nilapitan siya. Huwag mo akong lalapitan. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Huwag mo akong sasaktan. Pagmamakaawa niya rito. Tinakpan ng mga palad niya ang kanyang mukha na parabang yun lang ang paraan. Upang hindi niya paniwalaan ang sarili na muli siyang hawak ni Ramon. At hindi lang iyon, mukhang nagawa na din ito ang pakay sa kanya. Look, I don't know what you're saying and I'm not Ramon. Galit na sabi nito. Naramdaman na lang ng dalawang braso niya ang mga kamay nito na mahigpit na humahawak doon. Nagpupumigla siya at sinubukang kumawala sa kanya. Pero natumba lang siya at nakapatong siya sa kanya na mas lalong nagpa-hysterical sa kanya. Makinig ka sa aking babae. Bulong niya rito. Huwag ka magbibintang kung wala kang ebidensya. Totoong ito ang kasama niya noong nagdaang gabi. Hindi siya nakapagsalita dahil nanginginig ang kalamnan niya sa takot. Isa ba itong drama mo? Fine. How much money do you want from me? Sarkastiko na tanong nito.
Inansulto siya nito gamit ang pera nito. Naguguluhan na siya. Kagabi lang gustong gusto siya nitong halayin. Ako na nga ang tumulong sa iyo kagabi. At ngayon ikaw pa mailakas ng loob na akusahan ako ng kung ano-ano. Una sa lahat, hindi kita ginahasa dahil hindi ako ganong klaseng tao. Pangalawa, hindi ako ang tinutukoy mong Ramon. Kung plano mo naman akong pagnakawan, then I won't let it happen. Napamaang siya sa huling sinabi nito na agad siyang nahimasmasan. I don't believe you. Sinasabi mo lang yan para pagtakpan ang kahayupang ginawa mo sa akin. Ipakukulong kita. Mangiyak-ngiyak na banta niya rito. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan, ha? Lalong idinikit nito ang mukha sa kanya. Alam mo po ang buhay ko. Hindi ako namilit ng babae. Sila pa nga lumalapit sa akin. Only to find out. Dahil lang sa pera ko. Yun lang ang gusto nila. At isa ka ba dun? Kakaiba ang ikinikilos nito. Ibang Ramon ang kaharap niya ngayon. Jackson, ano ba to? Napatigil siya sa pagpupumiglas nang marinig ang boses ng isang babae. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakahinga siya na maluwag nang makita niya ang isang sopistikadang babae na malamang ay nasa late 50s na papunta sa isang bukas na pintuan. Nakahinga siya na maluwag. Itinulak niya sa Jackson o Ramon at mabilis na pinuntahan ang ginang. Tulungan niyo po ako. Napakasama po ng taong yan. Pinagsamantala niya po ako. Napaawang ang labi ng mga ito sa sinabi niya. Iha, hindi ko alam kung anong issue niyo ng aking anak. Pero sigurado ka ba? Nagawa niya yan sa'yo? Hindi makapaniwala na tanong nito. Tumango siya bilang sagot dito. Huwag kang maniwala sa kanya, mama. Salungat naman kaagad ni Ramon o Jackson sa ina nito. Sinapo ng ginang ang ulo nito. Iho, anong ginawa mo sa kanya? Mama, makinig ka sa akin. At sa akin ka maniwala, wala akong ginawa sa kanya. Sabi ni Jackson pero ang mga mata nito ay nasa kanya. Halos hindi na siya makagalaw dahil sa tindi ng titig nito sa kanya. Anong kaguluhan ito? Mula sa likod ay may lalaki nagsalita. Humiwalay siya sa ginang at tiningnan ang nasa likod. Nakita niya ang may edad na lalaki, bagamat matikas pa rin ang katawan na malamang asawa ng ginang at ama ni Jackson o Ramon. George, I think kailangan magpaliwanag ng anak mo. Wika ng ginang. Palipat-lipat ang tingin nito sa asawa nito at sa kanya at kay Jackson o Ramon at biglang nagdikit ang kilay nito at malamang naunawaan na nito ang pangyayari. Bumikwas ang kamay ni George sa mukha ni Jackson at ang huli din na malang nito ang nasaktang pisngi. Mabuti nga sa iyong hayop ka. Kulang pa yan. Hiyaw naman ang utak ni Eunice. George! Tarantang wika ng ginang. Kahit kailan, hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Wika ng ama nito. Sa mga sandaling iyon, nakikita niyang may hidwaan ang mag-ama. Mas matangkad ng kaunti si Jackson kaysa sa ama nito. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya tinulungan. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa kanya. Hindi ba talaga siya nagkakamali lang? Ilang beses niyang naitanong iyon sa sarili. Pero kasi magkapareho talaga ang katawan ni na Ramon at Jackson. Ang buhok ni Ramon nung nasa hotel siya ay nakataas dahil basa pa ang buhok nito. Pero yung buhok naman ni Jackson, pabagsak na mas lalong ikinadagdag ng apil nito. Sa tingin naman niya wala siyang kasalanan at ito dapat talaga ang magbayad. Pero dapat natuwa siya sa ginawa ng ama nito. Pero hindi ganun ang nararamdaman niya ngayon. Tama na yan, George. Pag-usapan na lang natin ito sa baba. Nasa baba si mama at ayokong malaman niya ito. Ano ang hindi ko dapat malaman? Isang matandang babae ang bigla na lamang sumulpot na nasa edad 70 na siguro at malamang lola ni Jackson. Ang lalakas ng boses ninyo sa ibaba. Sino itong dalagang ito? Ano nangyari sa kanya?
Nag-aalala na tanong na matanda at mapasulyap ng tingin nito sa kanya at napadako ang mga mata nito sa kanyang mga binte at napa-OMG ito at maging siya ay tinignan din. And she was shocked. May mga galos iyon. Ano ba? Napipina ba kayo? Hindi man lang kayo makasagot sa tanong ko. Galit na wika na matanda. Sa baba na lang tayo mag-usap-usap, mama. Wika naman ni George. Bakit kailangan sa ibaba pa? Dito natin pag-uusapan ang mga nangyayari dito. Kaagad siyang lumapit sa matanda at hinawakan ang mga palad nito. Mawalang galang na po sa inyo. Pero ang lalaking yan, may hindi magandang ginawa sa akin. Kagabi pa niya ako binabalak na pagsamantalahan. Tumakas ako pero nahabol niya ako gamit ang kanyang sasakyan. Pagkatapos noon nawala na ako ng malay. At kaninang pagising ko, ganito na ang hitsura ko. Sinaktan po niya ako. Paliwanag niya rito at humagulhol na siya at inalaw naman siya nito. Jackson, ganito ba talaga kami nagpalaki sa'yo? Na pinipilit mo ang babae para lang makuha ang gusto mo? Don't listen to her, granny. Yes, I admit, I did hit her. Pero hindi naman ganun kalakas. Oh my God! Sinaktan mo talaga siya? Sabi naman ang matanda na tila nang hina ito. Inalalaya naman niya ito. I mean, hindi ko siya sinaktan physically, but my car did. Dahil bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ng kotse ko. Look at her. Nakakatayo pa naman siya, hindi ba? I don't think I've done a lot of damage to her. At lalong-lalo na, hindi ko siya ginawa na masama. Lola, maniwala po kayo sa akin. Takot po ako kagabi na makalayo sa kanya. Ipakulong niyo po siya. Sabad naman na wika ni Eunice. Don't worry, Iha. Huwag kang matakot. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong na matanda sa kanya. Eunice po. Eunice, ipagpaumanhin mo ang nagawa sa iyo ng apo ko. Matagal na kasi siyang hindi nagagawi sa mansyon. Kaya mabuti na lang at naabutan namin siya sa ganitong sitwasyon. And I couldn't tolerate his action anymore. Hinging paumanhin ito at binalingan ang apo. At ikaw, apo, kaya ba hindi ka na dumalaw sa mansyon ay dahil ganito ang ginawa mo? Tapos nalaman namin na umaten ka ng wedding sa Batangas at ni hindi ka malang dumaan ng Tagaytay? I did not expect from you na magagawa mo ang bagay na ito. And why not? She's beautiful. I know it's hard for you to resist her. That's why you force her. Mahabang sermon ito sa apo. Okay, paniwalaan nyo na ang gusto nyong paniwalaan. Siguro naman wala na akong kailangang sabihin pa dito. Sabi nito na nagpupuyos ang kalooban. Jackson, huwag kang bastos. Banta naman ang ama nito. Ano ba ang gagawin natin, mama? Tanong naman ang mama ni Jackson. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Malaking kahihiyan ito sa pamilya natin. Isa lang ang solusyon dito. Ano yun, mama? Ang tanong naman ng ina ni Jackson. Ano pa nga ba kundi ang panagutan ng anak mo ang ginawa niya? What do you mean, granny? Si Jackson na hindi makapaniwala. Pakasalan mo si Eunice. What? Oh no! Ni hindi ko nga kilala ang babaeng yun. Believe me, isa siyang oportunista. Sabi nito habang nakatingin sa kanya. At galit na galit ang mga mata nito na parang gusto na siyang patayin ito. Sige, subukan mong umayaw. Makikita mo, apo. You're impossible, Lola. Yes, I am. Hindi ganyan ang turo namin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya. Tandaan mo, buhay pa ako. Halos wala nang ibang naririnig si Eunice kung hindi ang pagtatalo sa kanyang utak. Natutul siya sa kasal. Nanghina ang kanyang mga tuhod at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya maisip na magpapakasal siya sa isang lalaki na niminsan gusto siyang gawa ng masama. Puting kisame ang namulatan ng mga mata ni Eunice nang magising siya.
Tinignan niya ang kabuuan ng silid. Still at the same as before, nang siya ay mawala ng malay. Bumangon siya at hinawakan ang nananakit niyang sentido. Medyo kumikurat-kurat pa rin iyon. Bumukas ang pinto at iniluwa niyon ang ginang kanina. Mabuti naman at gising ka na. Sabi nito nakasama ang katulong na may dalang tray ng pagkain. Ibinaba nito sa katabing mesa at umalis ang katulong. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Nag-aalala na tanong nito. Okay na po ako. Salamat po sa pag-alala. Kumain ka na muna. You look pale. Beef tapa at insaladang cabbage at kanin ang nakahain doon. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Kailan pa siya huling kumain? Ilang oras na po ba akong nakatulog? Tanong niya habang sumusubo ng pagkain. 3 oras din ang naitulog mo. Ang sabi ng doktor na nag-check up sa'yo. Wala ka naman daw minor injury. Ganun po ba? Sabi niya at nagsimulang galawin ang pagkain. Tumikim ang ginang na ikinatigil niya sa pagsubo. Iha, ano nga pala ang pangalan mo at ilang taon ka na? I'm Eunice Valdemar po, 23 years old. Maikling pagpapakilala niya rito. Nasaan ang mga magulang mo? Doon siya tuluyang natigil sa pagsubo niya. Nasaan nga ba? I don't know where she is right now. Malungkot na wika niya. What do you mean, Iha? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Oh, I'm so sorry, Iha. Kumain ka pa. Mag-uusap na lang tayo mamaya, okay? Nakangiting sabi nito. Tumango siya bilang sagot. Nakaramdam siya ng habag sa sarili na parabang sa mga sandaling iyon nag-iisa lang siya. Lalong-lalo na ngayon na hawak siya ni Ramon at hindi lang iyon. Magpapakasal pa siya sa taong yun. Nanginginig ang mga kamay na nabitawan niya ang kubyertos. Saglit siyang natigilan nang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Impit siyang napabulalas ng iyak at naitakip niya ang kanyang dalawang palad sa kanyang mukha. Another drama again? Talaga bang magaling ka sa aspetong yan? Natigil siya sa paghikbi nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon mula sa pintuan. Si Jackson o si Ramon? Nakatayo ito sa hamba ng pintuan. Nagsukatan sila ng tingin. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Kung galit ba ang nakikita niya rito. Nagulat siya nang isara nito ang pinto. Kinabahan siya sa muling pagsusolo nila. Makakasigaw naman siya marahil at maririnig siya sa ibaba kung sisigaw siya. Nilagay niya sa kalapit na mesa ang tray na nawala na siya ng gana dahil dito. Anong ginagawa mo? Huwag kang magtatangka na lapitan ako kung hindi sisigaw talaga ako. Sige, sumigaw ka hanggang gusto mo. Alam mo bang galit na galit ako sa isang oportunista na gaya mo? Siya, oportunista. Nagkakamali yata ito ng sinabihan. Bago pa man ito makalapit, binatunan niya ito ng unan ngunit sinalulang nito iyon. Bagamat nakaramdam siya ng takot sa katawan, bumaba pa rin siya sa kama para upang makalayo dito pero imposible na makakalayo siya dito dahil na corner na siya nito. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Isinandal siya nito sa pader at itinukod ang dalawang kamay na napagitna ang kanyang mukha. Sumigaw ka! Galit na sabi nito. Tulong! Mahinang bigkas niya. See? May ginawa ba ako sa iyo para magkaganyan ka? Ang lapit-lapit na mukha nito sa kanya. Hindi siya makahinga ng maluwag dahil dito. Kabisado ko ng isang katulad mo. Akala mo siguro, madadala mo ako sa mga drama mo? Sabi nito na tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa at muling dumako ang mga mata nito sa kanyang mukha. Hindi siya nakapagsalita habang titig na titig siya sa binata. Galit ang nakikita niya doon samantalang ang Ramon na nakilala niya, punong-puno ng pagnanasa.
Mas inilapit pa nito ang mukha ngunit kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Nangangatog ang kanyang mga tuhod sa sobrang lapit ng mukha nito. Mga katok sa labas ng pintuan ang nagbalik sa katinuan niya. Tandaan mo itong babae ka. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo. Hinding-hindi ko papayagan na manalo ka. Sabi niya at sinuntok ang pader bago siya nito iniwan. Laking gulat niya ang ginawa nito kaya akala niya ay sasaktan siya nito. Parang nauupos na kandila siyang naupo sa sahig. Hilam na hilam sa luha ang kanyang pisngi hanggang sa tuluyan siyang napalahaw ng iyak. Diyos ko, bakit nangyayari ito sa akin? Sana lamunin na lang siya ng lupa. Sana hindi totoo ang mga nangyayari sa kanya. Ano nangyayari sa iyo? May ginawa na naman ba sa iyo ang anak ko? Tanong ng ginang at tinulungan siyang makatayo at pinaupo sa kama. Ayoko na po. Gusto ko nang umalis. Ayoko na dito. Sabi niya habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Tahan na iya. Hinding-hindi ko palalagpasin ang ginawa ng apo ko sa iyo. We will do everything para panagutan ka niya. Sabi na matanda na kakapasok lang. No, please. Ayoko po sa kanya. Uuwi na lang po ako. Ako ang bahala sa iyo, iha. Sabi nito at inalusya nito. Nasaan ang mga magulang mo at kakausapin namin siya? Sabi na matanda. Umiling-iling naman siya. Patay na po ang papa ko. Ang mama ko naman. I think she is nowhere to be found. What do you mean? I mean, natanong ko na sa iyo kanina yan. Sabi ng ginang. Huminga muna siya ng malalim at nagkwento sa mga ito sa nangyari na nagdaang gabi. Napasinghap ang mga ito at hindi makapaniwala sa nagawa ng lalaki. Hindi ako makapaniwala, Carmela. Sabi na matanda at natutop ang noon nito. Mama ako man din. Hindi ko rin alam kung bakit nagawa nito iyon. Pauwiin mo na yung anak mo sa mansyon. Kung papalagyan, gagawin ko ang lahat para bawiin sa kanya ang mga naipundar namin ni Fernando. Matigas na wika na matanda. Mama, hindi ako nagbibiro. Gusto ko na siyang lumagay sa tahimik. Nung minsan naman, nalaman-laman kong nakikipagbugbugan siya dahil lamang sa isang babae. At ngayon ito na naman ang bagong problema na ginawa niya. Mahaba nitong litanya. Uuwi muna tayo sa mansyon. Ura mismo. Maotoridad na wika na matanda. Papaano na siya? Hindi man lang ba tinatanong ng mga ito kung papayag siya sa gustong mangyari ng mga ito?